Ayan, bumili ako ng tatlong pirasong isda na yan. So, abangan nyo kung anong luto ang aking gagawin sa tatlong pirasong isda na aking bibili. Pinalinisan, pinatanggal yung lentil. At 25颗，你妈再来一颗。 收钱比较重要。哎，这个还没你的。啊，你客人拿走了，钱忘记收什么？好，谢谢。哎，你给我安排备钱哦。两种好呀。呀，比较贵的。Thank you。 Good morning sa ating lahat. Back home na tayo, back home. Tatlong pirasong isda ang ating binili kanina. Isa, ang ganda. Dalawa, tatlo. Tatlong pirasong isda. Ano ang ating gagawin dyan? Dalawa lang siguro ang lulutuin natin. Isang malaking ito. Next day na naman. Dalawa lang. Join me kung anong recipe ang kaya nating magagawa dyan sa tatlong pirasong pirasong isda na iyan. Nalinis na yan kanina. So, linisin natin, tanggalin ang kanyang blood. Black pepper, MSG, salt, pati MSG, medyo damihan natin ang salt, at lagyan natin ng vinegar, konting vinegar. Yan. Plus, tapioca starch. Marinate natin dyan saglit. And then, unahin muna natin lutuin ang ating gulay. Yes, dalawa ang ating lulutuin. Isang gulay, isang piniritong isda. So, join me sa aking pagluluto sa dalawang recipe na aking ibabahagi sa inyo. Lagyan pala natin ng slice-slice ang ating isda. Kasi, para maganda. Huwag na lang natin hatiin. Para isa sa umaga, isa sa tanghali. Ganyan. So, marinate natin dyan. Unahin natin ang ating gulay. Malaki din pala ito. Yan. Kalahati lang siguro ang ating gagamitin dito. Medyo madami din kasi. Hindi naman natin maubos yung lahat. Fresh na gulay na. Gaano ba kadami ang kalahati? Isa pa. Yan, hugasan natin and ready to gisa na. Sa gulay natin, sahugan natin ng fried eggs. Isang itlog. Lagyan ng asin.
Nasubukan nyo na ba ang ganitong style? Pagpiprito ng itlog at ilagay sa gulay. Yan, dahil marami-dami ang ating gulay, diyan natin lutuin. At itlog. So, pag ganyan, nekas-nekas lang yan. Hanggang sa mag-crispy. Actually, tatlo pa lang niluluto natin. Ang lulutuin natin. Sabaw na tawag dyan. Buto-buto at radish o rabanos. Piniritong isda at gulay. So sa pagpa-fry nito, kailangan brown. Makuha natin ang brown-brown niya. Para magiging masarap ang ating gulay. So ayan, so sinasabi ko kailangan mag-brown-brown talaga at makuha natin ang taste. Yan ah, pwede na i-add ang ating gulay. Maraming gulay. Yan, silipin natin ang ating gulay. Kumunti na lang. Ganyan, kasarap. Kasimple. Lagyan natin ng salt at MSG. Diba? At MSG din. Yeah, ready to serve na yan. Gulay na masarap. Diba? Gagawa tayo ng piniritong isda. Last. So, mayroon tayong gulay. Magpiprito tayo ng isda. At mayroon na rin tayong sabaw. Yan ang ating gulay na masarap. So, magprito tayo ng isda. Isda na pinirito. At meron tayo dito ang pinapakuluan. Buto-buto at radish. Sabaw natin. Dami-dami kasi medyo malaki ang ating isda na pipritohin.
Ang taba niya. Sobrang tabang isda. At dyan natin ilagay. Isa. At dalawa. So, yan ang ating niluto. Diba? Masarap. So, ito na ang ating set of meal ngayon. Gulay at isda. Plus, mayroon din tayong sabaw na buto-buto at rabanos. So, thank you guys for joining me sa aking easy and simple home cooking recipe. Mga simplihang pamamaraan ng aking pagluluto. Bye-bye, God bless, and happy eating. Thank you again.